Kamusta mga kaibigan at welcome sa Pinoy Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang palabas na pinamagatang Luca na nilabas ng Disney sa taong 2021. Simulan na natin. Nagsimula ang kwento sa dalawang mangingisda na nakasakay sa isang bangka. May lumapit sa kanila na isang siyokoy. Kinukuha ng siyokoy ang kanilang mga gamit sa bangka at nakita ito ng isa sa mangingisda. Lumubog sa tubig ang siyokoy pero sumabit ito sa lambat. Nakawala ito at muling umahon. Binato ito ng mangingisda na sibat ngunit hindi ito tinamaan at tuluyang nakaalis. Nagpatuloy ang kwento sa batang si Luca. Si Luca ay kabilang sa mga nilalang na nakatira sa tubig na tinatawag na si Monster o Siyokoy. Hinahanap ni Luca ang mga alaga niyang isda upang dalhin ito sa isang lugar para pakainin. Nang nakarating na si Luca sa lugar ay may nakita siyang isang kakaibang bagay na hinihinala niyang galing sa mga bangka sa ibabaw ng tubig. Alangan niyang pinulot ito. Maya-maya ay may dumaan na bangka kaya si Luca ay nagtago. Nangangarap siya na makita ang ibabaw ng tubig pero natigil ito nang tawagin siya ng kanyang ina para kumain. Pagdating sa bahay ay nagtanong siya sa kanyang pamilya kung saan nanggagaling ang mga bangka sa itaas. Sinagot siya ng kanyang lola. Sinabi nito na nanggagaling ang mga bangka sa Land Monster Town o bayan ng mga halimaw sa lupa. Muling nagtanong si Luca pero pinigilan na siya ng kanyang ina. Sinabi nito na ang isdang masyadong mausisa ay nauhuli. Bumalik si Luca sa lugar kasama ang mga alaga niyang isda. Marami pa siyang nakita na mga kakaibang bagay. Habang pinupulot niya ang mga ito ay may lumapit sa kanya na nakasuot ng makalumang damit pang sisid. Natakot si Luca at pumunta sa ilalim ng bato. Naabutan siya ng nilalang at tinanggal nito ang suot nito sa ulo. At sinabing, kumalma ka lang, hindi ako isang tao. Isa pala itong batang siyokoy kagaya ni Luca. At nandito ito upang pulutin ang mga kakaibang bagay. Pero aksidenteng napulot rin ito ang gamit ni Luca na patpat. Sinundan ito ni Luca. Nang maabutan niya ito ay bigla siyang hinatak nito sa ibabaw ng tubig. Nagulat si Luca nang biglang magbago ang kanyang anyo mula sa pagiging isda tungo sa pagiging tao. Natakot si Luca at agad bumalik sa tubig. Nagpaalam ito na aalis na. Ibinalik na rin ng batang siyokoy ang kanyang gamit na patpat. Hindi makalimutan ni Luca ang mga nakita. Kinaumagahan ay nagpasya ito na muling umakyat sa ibabaw ng tubig. Muli niya nakita ang batang siyokoy at tinuruan siya nito maglakad sa lupa. Mabilis itong natutunan ni Luca at nagpakilala ang batang siyokoy. Siya ay si Alberto, isang siyokoy na nakatira sa lupa. Sumama si Luca kay Alberto at nakita ang maraming bagay na kinokolekta nito mula sa mga tao. Namangha si Luca pero ang pinakanakaagaw pansin sa kanya ay ang poster ng isang Vespa. Sinabi ni Alberto na kaya ka nitong dalhin kahit saan mo man gustuhin. Nangarap si Luca na makasakay dito. Tinanong ni Luca kay Alberto kung gumagawa ito ng Vespa dahil marami itong parte na pwedeng magamit. Sinabi nitong gagawa siya at tinanong kung gusto ni Luca na tumulong. Sinabi ni Luca na kailangan niya na umuwi pero nanatili ito at tumulong sa paggawa ng Vespa. Natapos nila ang paggawa nito at nagpaalam na si Luca para umuwi. Kinabukasan ay sinubukan nila ang nagawang Vespa. Di pa man ito nakakalayo ay agad na itong nasira. Pero naging masaya pa rin si Alberto sa naging resulta. Pinagpatuloy nila ang paggawa ng Vespa. Mula nun ay madalas na si Luca pumunta sa isla kung saan nakatira si Alberto. Natuklasan ng magulang ni Luca ang pagpunta niya sa ibabaw ng tubig. Nang matapos nila ang paggawa ng ikatlong Vespa, ay magkasama na silang sumakay dito. Matagumpay nila itong nasakyan at masaya ang dalawa kahit pamuli itong nasira nang bumagsak ito sa tubig. Nang makauwi si Luca ay sinalubong siya ng kanyang magulang at dahil sa natuklasan nito na pagpunta ni Luca sa lupa ay sinabi nito na ipapadala siya sa ilalim ng dagat kasama ng kanyang uncle. Hindi ito nagustuhan ni Luca kaya lumayas ito at pumunta kay Alberto. Sinabi ni Luca ang nangyari kay Alberto at nag-aalala ito na baka hanapin siya ng kanyang magulang sa isla. Naisip ni Alberto na pumunta sa bayan ng mga tao dahil malabong pumunta doon ang mga magulang ni Luca. Nang makarating sila sa bayan ay may nakita silang pulang Vespa na sinasakyan ng isang lalaki.
Ngunit aksidente itong tinamaan ng bola na sinipa ni Luca. Nagalit ang lalaki na may-ari nito kay Luca. Nagsimula itong lait-laitin silang dalawa at maya-maya pa ay hinatak nito si Luca upang basain gamit ang tubig sa fountain. Buti na lamang ay may dumating na batang babae at niligtas sila nito mula sa lalaki. Ang batang babae ay si Julia na isang tao. Nalaman nila kay Julia na may gaganaping karera sa bayan at may premyo ito na pera. Nalaman din nila na pwede nilang magamit ang pera para magkaroon sila ng isang tunay na Vespa. Kinausap nila si Julia kung pwede silang isali nito sa kanyang team. Ngunit gusto muna nitong makita kung ano ang kaya nilang gawin. Sumakay sa bisikleta si Luca pero natumba ito. Hindi agad sumuko si Luca at dahil doon, nakumbinsi niya si Julia na silang dalawa ay isali. Sumama sila sa bahay ni Julia at doon ay nakilala ang ama nito. Nalaman nila na naghahunt ito ng Shokoy. Dahil doon ay aksidenteng nabuga ni Luca ang iniinom nitong tubig kay Alberto. Naging Shokoy ang kalahati ng mukha ni Alberto. Agad naman silang pumunta sa ilalim ng lamesa upang maitago ito. Ngunit nakita ito ng alagang pusa ni Julia. Habang kumakain ay sinabi ni Julia sa kanyang ama ang pagsali nila sa karera. Pumayag ang ama ni Julia kapalit ng pagtulong ng dalawa sa pangingisda. Sapagkat may bayad ang pagsali sa karera, pinakita rin na dumating sa bayan ang magulang ni Luca upang siya ay hanapin. Kinaumagahan ay sumama sila Luca at Alberto sa pangingisda. Hindi mapakali ang dalawa dahil napapalibutan sila ng tubig. At nandoon rin ang alagang pusa ni Julia. Habang nagtatrabaho ay ginugulo si Luca ng pusa. Tumigil lamang ito nang binigyan niya ito ng isda. Nang iangat ang lambat ay halos wala silang nahuli kaya ginamit ni Alberto ang kaalaman sa dagat upang makatulong. Napakaraming isda ang kanilang nahuli dahil sa tulong ni Alberto. Pinakita na nagsisimula na ang magulang ni Luca sa paghahanap. Sinimula nila sa isang bata ngunit ito'y umiyak nang itulak ito ng ama ni Luca sa tubig. Nagmadaling umalis ang dalawa. Sila Luca naman ay papunta na sa lugar kung saan sila magpapalista para sa karera. Habang pinapaliwanag ni Julia kay Luca ang mga rules ng karera, ang nakaaway nilang lalaki ay dumating. Kinuha nito ang pera nilang pambayad sa entrance fee at nang hindi na makapagpigil ng galit si Alberto, ay hinamon niya ito ng away. Agad naman itong pinigilan ni Julia. Nahinto lamang ang panggugulo nito nang tawagin ito ni Luca ng catfish o hito. Dahil sa manipis nitong bigote, tumawa ang mga batang nakarinig sa sinabi ni Luca at dahil doon, binalik nito ang pera at sinabing tatalunin niya sila Luca sa karera. Matapos nun ay nagsimula na silang mag-insayo para sa karera. Pinakita ang mga magulang ni Luca na naisip na basain ang lahat ng mga bata sa bayan upang mahanap si Luca. Ngunit wala si Luca sa mga iyon. Nakita rin sila ni Luca habang ginagawa ang paghahanap. Kinagabihan ay kinailangan ni Alberto iwan si Luca at Julia na magkasama upang tulungan ang ama ni Julia. Nagbahagi si Julia ng mga nalalaman nito tungkol sa labas ng mundo at sobrang nagustuhan ito ni Luca. At nang maabutan sila ni Alberto ay nakaramdam ito ng pagsiselos at pagkainis kay Julia. Isinama ni Alberto si Luca upang tignan ang bibilihin nilang Vespa. At nabanggit ni Luca na gusto niyang pumunta sa school ni Julia. Ngunit hindi sumang-ayon dito si Alberto at sinabing hindi pwedeng mag-aral ang si Monster. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy ang kanilang training at ganun din ang paghahanap ng magulang ni Luca. At habang nagbibisikleta si Luca ay nakita siya ng kanyang magulang at hinabol ngunit hindi siya naabutan ito. Matapos nun ay tinanong ni Luca si Julia kung pwede bang mag-aral ang kahit sino sa school. Sinabi ni Julia sa tingin niya ay pwede at kailangan lamang magbayad ng pera. Natuwa si Luca ngunit biglang pinigil ni Alberto ang usapan at nakipagtalo kay Julia. Sumakay sa bisikleta si Alberto kasama si Luca at pinaandar ito ng mabilis. Sa sobrang bilis ay hindi na nila nagawang magpreno at nahulog sa dagat. Hindi nagustuhan ni Luca ang ginawa ni Alberto at nagsimula na silang mag-away nang biglang dumating si Julia. Sinabi ni Luca kay Julia na sasama sila sa school nito at dahil doon ay lalong nagalit si Alberto. Pumunta si Alberto sa tubig upang ipakita kay Julia na siya ay isang sea monster. Sinabi ni Julia na wala silang oras sa mga ganong biro at hinawakan sa balikat si Alberto. Ngunit nang humarap si Alberto ay nagulat si Julia at natakot. Nang makita ni Luca ang reaksyon nito ay nagkunwari itong natakot din at tinawag si Alberto na sea monster. Sobrang nalungkot si Alberto sa ginawa ni Luca kaya bumalik na lamang ito sa isla. At nang sila ay umuwi ni Julia
ay sobrang nag-aalala si Luca para sa gaganaping karera dahil sa pag-alis ni Alberto. Binuhusan ng tubig ni Julia si Luca upang kumalma, ngunit nakita nitong nagbago si Luca. Hindi na nagulat si Julia. Sinabi nito kay Luca na umalis na sa bayan para sa kaligtasan nito. Ikinalungkot ito ni Luca. Umalis si Luca at pumunta sa isla upang hanapin si Alberto. Nakita niya si Alberto, ngunit masama pa rin ang loob nito sa kanya. Nalaman ni Luca na iniwan pala ng kanyang ama si Alberto, kaya natakot din ito na ganun din ang gawin ni Luca. Sinabi ni Luca kay Alberto na ipapanalo niya ang karera para sa pangarap nilang Vespa, at muling umalis pabalik sa bayan. Sa araw ng karera ay nagulat si Julia nang makita doon si Luca. Sinabihan niya ito na delikado ang ginagawa niya, ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Sa unang parte ng karera ay nandoon din ang lalaking mukhang hito at nilagyan nito ng langis ang kasama niya upang bumilis ito sa paglangoy. Dumating si Luca na may suot na makalumang damit pang sisid upang maiwasan niyang mabasa ang kanyang katawan. Muli siyang sinabihan ni Julia na delikado ang gagawin niya. Nagumpisa na ang karera at ang lahat ng kalahok ay pumunta na sa tubig. Nanguna ang kasama ng lalaking mukhang hito, ngunit kinagat ito ng mga isda dahil sa langis na nasa katawan nito, habang si Luca naman ay naglalakad sa ilalim ng tubig. Dahil sa kanyang kasuotan, nabasag ang salamin ng kanyang suot at nakapasok ang tubig sa loob nito. Si Julia ang unang natapos at si Luca naman ay ang panglima. Nasa huli ang kasama ng lalaking mukhang hito. Pag-ahon ni Luca sa tubig ay pinatid siya ng lalaking mukhang hito, pero agad naman niya na itago ang kanyang ulo. Ang sumunod na parte ng karera ay ang pagkain ng pasta. Hindi marunong gumamit ng tinidor si Luca, kaya tinuruan ito ni Julia. Unang natapos si Julia at nagpatuloy sa karera. Ang sumunod na parte ng karera ay ang pagsakay sa bisikleta. Biglang dumilim ang langit, sinyalis na malapit ng umulan. Nakita si Luca ng kanyang magulang at pinahinto, ngunit hindi huminto si Luca. Nabilib ang kanyang ina dahil sa bilis nitong magbisikleta. Nilagpasan lahat ni Luca ang mga batang kalahok, pati na rin sila Julia at ang lalaking mukhang hito. Nanguna na si Luca sa karera nang biglang umulan, dahilan para huminto si Luca. Dumating si Alberto na may dalang payong, ngunit dumating ang lalaking mukhang hito at sinipa si Alberto. Nabasa si Alberto ng ulan, dahil doon ay bumalik sa pagiging siyokoy ang kanyang katawan. Nakita ito ng mga tao at natakot, nang akmang tutulungan ito ni Luca ay pinigilan siya ni Alberto. Kinuha ni Alberto ang pansin ng mga tao, ngunit siya ay hinuli ng lalaking mukhang hito gamit ang lambat. Nagalit si Luca at sumugod sa ulan para tulungan si Alberto. Bumalik na rin sa pagiging siyokoy si Luca at isinakay si Alberto sa bisikleta. Hinabol sila ng lalaking mukhang hito na may dalang sibat. Sumugod din si Julia. Nagkaroon ng habulan, ngunit agad silang naabutan ng lalaking mukhang hito at binato ng sibat. Hindi sila tinamaan ng sibat at nakailag. Dahil doon, inapunta sila sa loob ng isang bahay. Nang bumalik na sila sa tamang daanan, ay katabi na nila ang lalaking mukhang hito at si Julia. At nang nasa unahan na nila ito at wala na silang matatakbuhan, handa na itong batuin sila ng sibat nang maisip ni Julia na banggain ito gamit ang kanyang bisikleta. Nang bumagsak sa lupa si Julia ay nag-alala dito si Luca at Alberto. Hindi nila tinuloy ang planong bumalik sa tubig. Huminto sila at tumakbo pabalik upang tulungan si Julia. Nagpasalamat si Julia sa pagtulong ni Luca at Alberto sa kanya. Pero dahil doon ay napalibutan sila ng mga taong gusto silang hulihin. Lumapit ang ama ni Julia na may dalang sibat, ngunit ito'y napahinto. Tuluyan na silang napalibutan ng tao. Dumating na rin ang lalaking mukhang hito at sinabi nito na sa kanya mapupunta ang reward sa paghuli ng siyokoy. Sinabi ni Luca na hindi sila natatakot sa lalaking mukhang hito. Sumagot ang lalaking mukhang hito at sinabing takot at naiinis ang mga tao kila Luca. Pinagtanggol naman sila ni Julia at sinabing hindi sila mga halimaw. Sinabi naman ng ama ni Julia na kilala niya ang mga ito at lumapit. Sila ay si Luca at Alberto at sila ang nanalo. Tumutol ang lalaking mukhang hito, ngunit nang tanungin ng ama ni Julia ang tagapagpatupad ng karera ay sinabi nito na sila Luca ang nanalo. Dahil nakalagpas na sila Luca ng linya nang huminto ito para kay Julia. Patuloy pa rin ang lalaking mukhang hito sa pagtutol at sinubukang hikayatin ang mga tao. Pero pinagtanggol sila Luca ng ama ni Julia. Inagaw nila Luca ang sibat ng lalaking mukhang hito at sinira ito. Tinawag nito ang kanyang dalawang alipores at humingi ulit ng sibat. Sa inis ay tinawag niya ang mga ito na engot.
Nagalit ang dalawa at tinapon sa fountain ang lalaking mukhang hito. Dumating ang magulang ni Luca at niyakap ito. Nakita ng mga tao kung gaano nito kamahal si Luca. Binigay sa kanila ang trophy. Nagdiwang ang tatlo sa pagkapanalo. Natanggap na rin ng mga tao ang mga katulad nilang Shokoy. Naging masaya ang lahat. Umuwi ang tatlo sakay ng bagong lumang Vespa. Pinakita din ang magulang ni Luca na inahandaan ng pagkain ng ama ni Julia. Ganon din ang lola ni Luca. Pumupunta pala ito sa bayan tuwing weekends. Tuloy sa pagdiriwang ang tatlo, natuwa ang magulang ni Luca, subalit sinabi nito na hindi pwedeng manatili doon si Luca. Sinabi naman ng lola ni Luca na ang ibang tao ay tanggap sila at mukhang alam ni Luca kung sino iyon. Biglang naalala ni Julia ang pagbabalik niya sa school at sinabi ni Luca na siguradong marami kang matututunan doon. Sumagot si Julia na pwede niyang bigyan si Luca ng libro at niyaya sila sa loob ng bahay. May naisip si Alberto at tumingin sa Vespa at ngumiti. Dumating na ang araw ng pag-alis ni Julia para mag-aral. Sumama sa paghatid sila Luca at Alberto. Masayang nagpaalam si Julia sa kanilang dalawa. Matapos makasakay ni Julia ay sinabi ni Luca kay Alberto na kanila nang ayusin ang Vespa. Sinabi na Alberto kay Luca na binenta niya ito at inabot ang tiket sa tren. Dumating ang magulang ni Luca na dala ang mga gamit niya. Nagpaalam ito sa kanya at sinabing pwede na siyang makapag-aral at manatili lamang sa tabi ni Julia at sa kanyang ina. Sinabi naman ng lola niya na inayos na ang lahat ni Alberto. Inakala ni Luca na kasama niya si Alberto na aalis. Sinabi ni Alberto na kailangan siya ng ama ni Julia kaya hindi siya makakasama. Sinabi ni Luca na hindi niya makakaya nang wala si Alberto. Inabot ni Alberto ang isang papel na may drawing at sinabing lagi mo lang akong kasama. Sumagot naman si Luca at sinabing paano ko malalaman kung ayos ka lang. At nagyakap ang dalawa. Sinabi ni Alberto na ayos lang siya at pinasakay na si Luca sa tren. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa at umandar na ang tren. Doon na natapos ang palabas. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento ay pindutin lamang ang like at subscribe button. Huwag kalimutan ang notification bell upang ma-update kayo sa mga susunod pang kwento. Paalam!